Tayo po naman ay dadako sa ribbon cutting. Siyempre kasama rin po natin ang ating city engineer, Engineer Armando Andres. Ang ating punong barangay ng barangay 649. One, two, three. Ngayon po ay opisyal ng bukas sa lahat po ng mga batang Maynila ang Baseco Bay Walk. Ito po ay bahagi po ng tuloy-tuloy na proyekto ng ating buting alcalde, Mayor Francisco Escomorelo Dumagoso at Vice Mayor Dr. Hany Lacuna para sa bagong Maynila. Muli po, maraming salamat po sa ating Department of Engineering and Public Works, Engineer Armando Andres, City Electricians Office, Engineer Randy Sada, Department of Public Services, Mr. Kenneth Amorao, sa lahat po ng kanilang mga empleyado na kumulan at umaraw po ay nagtatrabaho para po pagandahin ang ating Baseco Bay Walk. Siyempre sa lahat din po ng ating mga kapulisan, mula po sa SMART, headed by Major Ibay, at Police Station 13, ang Baseco Police Station, headed by Police Lieutenant Colonel Rolando P. Bumagat, at sa lahat po ng ating mga kapulisan. Ini-inspect po sa mga pagkakataong ito ng ating buting alcalde, at busy alcalde kasama po ang ating mga kawani ng Manila City Hall ang kahabaan po ng Baseco Bay tapos boss, meron pa yata natin. Kaya po ang pakikisa po natin sa lahat po ng mga dadayo o dadalo dito po sa Baseco Bay Walk para tilihin po natin ang kalinisan dito. At sa lahat po ng bumubuo ng Barangay 649, sa lahat po ng ating mga barangay officials, sa ating buting pinunong barangay, mga kagawad, barangay tanod, maraming salamat po sa inyong lahat. Kayo po ang magiging natuwa ng pamahalang lungsod ng Maynila upang manatili po ang kalinisan at kaayusan ng bagong bukas na Baseco Bay Walk. Okay, so put it kay dyan, nalapit siya sa mic. So kay dito ulit. At sa mga pagkakataon pong ito, palakpakan po natin, Yorme Francisco Isko Moreno Dumagoso. Ay, maraming salamat sa ating pong minamahal na Vice Mayor Hany Lacuna, sa ating City Engineer Andres, Engineer Randy Sada, si Engineer Sai. Ayan, si Engineer Sai. Ayan. At saan po ng kanyang mga kasama, sa ating mga Baseco Warrior, tagalinis araw-araw, na naglilinis doon araw-araw sa gilid ng Baseco Beach. No? At sa ating chairman, magandang gabi sa iyo at sa po ng iyong mga kagawad, mga tanod sa Baseco. At sa lahat ng mamamayan sa Baseco, magandang gabi sa inyo. Good evening sa inyong lahat. Sa ating mga vloggers na nandito, friends and media, sa mga kapulisyan. Anyway, ito po ay payak at simple alay namin sa inyo. Isa sa problema ng Baseco, walang espasyo para sa mga bata.
In fact, kailangan niyo pong lumabas ng lugar na ito para makapamasyal kayo. Dahil ang basay ko hindi naman naplano. Hindi naman ito itinakdang tirahan ng tao from the beginning. But through natural, through times, dumami ang komunidad. At ngayong gabi na ito ay ipinakikita lamang sa inyo ng pamalang lungsod ang pagbabalik o pagbibigay ng dignidad. Kahit tayo mahirap, kahit tayo squatter, may dignidad sa pagiging mahirap. Hindi po pwedeng passive na lang. Sa maliit namin kaparaanan ni Vice Mayor Ani Lacuna at sa tulong ng inyong barangay, pipilitin namin mapataas ang antas ng pamumuhay dito. Ngayon, ito, isang abinidang ito ay yung ating mga lolo't lola, lolo, mga senior citizen, pwede niya na ipasyal ang inyong apo. Oo, ang bango. Dati puro etsas dito. Dito umihi, dito umiinom, tambay, kinatatakutan. Wala nga yata pumupunta sa labing ilog dito pagkagabi. Dahil baka mga disgrasya ka pa kahit tagalito ka. Ngayon, ipakikita natin na may gobyerno, may pamamahala, at ang pamamahala ay may malasakit. Pero may kaakibat na disiplina sa atin. Kapag tayo nililingunan ng pamahalaan, ang pakikipagtulungan natin sa pamahalaan ay ang pakikiisa sa pagsasapayos. Kaya mahalaga, mahalaga na maituwid natin ang ating kaisipan bilang mahirap. Di baling mahirap tayo. May dignidad sa pamumuhay. Hindi naman kaila sa inyo. Lumaki ako sa squatter. Ayan o, bahay ko. Sa kabilang ilog o. Kung meron mong mga matatanda rito sa basay ko, o ito, pasinungalingan ninyo, sinasabi ko. Nakira kami sa parola, wala pang ICTSI. Wala lahat yan. Yan nakikita nyo sa kundi ko. Wala lahat yan. Yan ay bubog at pusot lamang ng San Miguel. Ayun yung planta na San Miguel, oh. San bubog nila dito. Kaya dyan, puro water lily ng araw. Noong dekada 80. Nag-aral ako doon sa Japan. Kung saan nakatatag yung Gat Andres Bonifacio Hospital. Dating tulungan center yun. So, ano pong ibig sabihin? Isa pala sa mga taga-Baseco, isa sa mga taga-Parola Binondo, isa sa taga-Parola Tondo, ay pwede maging mayor ng Maynila. Pwede pala yung anak niyo. Yung anak niyong uhubi, tolubi, alipungahin. E ganun-ganun naman ako ng bata ko, chairman. Pero, pag itinama natin sa kaisipan natin, at nagpursige tayo sa buhay, tapos ang pamamahala, masinop, mainang, epesyente. Meron palang magandang bukas na naghihintay sa ato. Kaya kayo mga kababayan ko, lalo na dito. Alam niyo, may picture kami nito sa kabilang ilog. Para kung nakita yung Rojas Boulevard na nasa Baseco. Eh sa totoo, takot pumunta ang tao rito. Ba't sila matatakot? Eh mga tao rin naman ang nakatira rito. Tama mali. Correct. Pero, tayo. Tayo na mamamayan. Tayo ang nagdadala ng karakter ng ating komunidad. Nasa kamay namin. May pakikita natin sa kanila. Oo, squatter kami. Oo, mahirap kami. Pero kami disiplinado at may pangarap sa buhay na makaangat sa aming kinalalagyan.
Kaya yan ang huwag mawali sa inyo, mga nanay, mga tatay. Sagain ninyo ang inyong anak. Walang makapag-uhos ka dyan. Nangyari sa akin eh. Hindi pwede rin mangyari sa mga anak ninyo. Kaya po kayo, lahat na nandito, unti-unti. In a few weeks now, I will show you, ipakikita ko sa inyo, yung tunay na pagmamahal sa mahirap. Ibinulong ko na kay Chairman, mas na-excite ko siya para sa inyo. Pagbibilang at tuntukan na, ayan si Engineer Andres, si Vice Mayor. Mas may gagawin kaming mas maayos, mas may dignidad, mas malinis, mas panata. Kunti-unti. Mahihirap ang buhay. Eh kaysa naman ako, halimbawa, kung ako nasa kairama, reklamo ako na reklamo, kung kanikalito, magsikap na lang ako. Mag-ingat na lang ako sa kagitnaan ng pandemya nito. At patuloy kong mairaos ang aking pamilya. May mapaghari mo na naman lamang. Kaya kayo nandito, kung maalala ninyo ang unang pangako ko sa inyo, noong naupo ko mayo, ano sabi ko? Ayokong pamamahayan ng kriminal ang base ko. At kung meron pang nakikinig ng mga talungges at nakikihalubilo sa mga mamapayapang tao na iniraraos ang kanilang pamilya at napaghahari mo na lang nila, oh, umalis kayo rito. Uubusin ko kayo rito. Yan ang commitment ko sa inyo. At nabalitaan nyo na yan. Marami na kayo nabalitaan dito. Uubusin. Basta payo ko, ha? Payo ko lang. Payo ko lang. May panahon pa ng pagbabago. Magbago na kayo. Tumira kayo rito. Maayos. Mapayapa. Hindi kayo ng pinangkapwa mahirap. Welcome kayo rito. Pero pitira kayo rito para makihalubilo sa gusto ng kapayapaan, kaparatagan. Konti na lang ang tulong ninyo. Pupuyatin ko kayo. Yan, commitment ko sa inyo. Tulungan ninyo kung tulungan kayo na makamit ninyo ang kapanatagan. Hindi magtatagumpay ang pamahalaan na mapanatiling payapa ang isang challenge na area kung ang mamamayan ay hindi makikiisa sa pamahalaan. Basta sa maliit namin kakaranan, hindi kami titigil. Hindi kami titigil. Kaya po sa inyo, taga-Baseco, mag-iingat kayo. May pandemya pa. Ha? May pangamba pa at may panganib pa. Ingatan ninyo ang inyong mga sarili. At alam niyo naman na kumamatay itong coronavirus. Mag-iingat kayo. Babalik ako ulit dito. Mga padali-dali ko lang. Kagabi nadali ko na. So i-opisyal na lang namin sa tulong ng ating minamahal na Vice Mayor, Tani Lacuna. So muli, ito ay munting alay namin. Kung araw-araw hinuhugot ng mga Baseco Warriors, yung basura dyan, eh, hindi nyo naman basura. Dahil naniniwala naman ako, by this time siguro nakikinig na kayo sa akin, hindi kayo nagtatapon ng basura dyan. Yung itsas ninyo, ibalog ninyong parang suman. Ilagay nyo sa plastic bag. Hintayin nyo yung truck ng basura, doon nyo itapon. Tama ba? Eh, nung araw magsusuman din ako. Kaya nga, pag tinanin yung Wepax ko, puro gas-gas na Wepax ko, kapapunas ng dyaryo. Oh, pero ang nanay ko, tinuruan ako, lagay ko sa tamang sisindan, hintay mo yung truck, doon mo ilala. Huwag niyong dumihan ang inyong paligid. Kasi yan refleksyon ng pagkatao natin. Ayaw kong tayo mamaliitin dahil tayo may iba. Gusto ko may dignidad sa pagiging mahirap. Dahil tayo tao din. Kaya yung hiningi ko namang kalinisan, kaayusan, hindi ko namang kapakinabangan.
pake ng Panginoon ninyo. In return, you will have my attention. Bibigay namin yung sapat na ayos sa disenteng paglilingkod para sa kaya mag-ingat tayo, ha? Oh, gusto niyo bang manalo? Zero COVID ang base ko? Oo. Oh. Mahirap, pero walang masamang mangarap. So, ako naman, kami, ang po naman yung mga kasamahan, umasa kayo, pipilitin namin maging mainam, masino, at efisyente sa paglilingkod. Sisinupin namin. Ha? So, ulit, paalala ko, okay mga palongges, may panahon pa. Sabi nga ni Freddy Aguilar, magbago ka, magbago ka, nang di ka magsisi sa huli. O, malis na kayo dito. O, yung gusto naman ng mairaw sa kanilang pamilya, manatili kayo rito. Manatili kayo. No harm will come to you. And if they did, ang garanti ako sa inyo, sa masulok ng Pilipinas, kuweba, lungga ng dagat, susuungin namin. Nandito si General Miranda. Oh, di ba kayo natutuwa? For the first time, ito ha, isishare ko sa inyo. Kayo, mas alam nyo ito kaysa sa akin. For the first time, nagkaroon ng sariling presinto ang Baseco. Di ba ba? Yung ba ang pangalasakit? Di ba? O di dumami ngayon ng kapulisyan dito para mapanatili ang kapanataga ng tao. So yung laway namin, kinakargahan namin ng aksyon. Kaya kung babasahin natin, o sino nagsasabi ng totoo o sino yung mga bulangan. Yeah. So mag-ingat kayo, please, ha? Kaya nyo ba bigay sa akin yun? Maglilinis pa kayo. Huwag nyo tatapunan nyo, ha? Oo. Kasi lahat ng basura dyan na galing sa ibang bayan, lilinisin ang basi. Wala po, hindi naman yung basi ko. Ano yung basi? Dito ko lagi nga sa kiligili yan. Kakadampot ng basura. Pero we will continue to do so. Gusto ko magkaroon kayo ng maliwalas na pamayanan. Okay? So, Chairman, congratulations sa iyong mga kagawad din. At parang gayo din siya. Mga talon! Thank you sa inyo sa pagtulong nyo sa pagbibigay ng kapanatagan sa atin. So, sumba na! Pwede na magsumba! Pero susumba na! Ingatan nyo, ha? Ingatan nyo. Sa inyo to, hindi akin to. Para sa inyo, ingatan nyo. And many more things will come. Kaya pala, magpapakan nyo itong mga to. Araw-araw. Tapos, pag dumating ang oras, malinis na ang tubig. Nung araw, malinis ang tubig sa parola. Yeah, sa kabila. Alam mo bakit? Pero alam, pag pinuli ka nung araw sa tupo, diyan ka maliligo. Diyan ka maglalanggas. Alala niyo? Yes. Oo, kung may pinuli sa inyo sa tupo. Kami nung araw. So pwede. Kung nakikman namin nung araw na malinis sa tubig, sa tulong ng gobyerno, sa tulong ninyo mamamayan, responsable mamamayan, lilinis sa tubig, o hindi nyo na kailangan pumunta ng Boracay. Diyan ka lang sa Baseco Beach. Magtampisaw kayo. For the meantime, tumulong kayo, tulungan nyo kami na mapanatiling maging malinis itong lugar na ito. Itong beach na ito. Kaya, muli, maraming maraming salamat sa inyo. At may awa ang Diyos, huwag kayong mawawala ng pag-asa. May awa ang Diyos, makakaraos din tayo. Magandang gabi, pagpalain nawa kayo ng oh my God. Manila! God first! God first. Thank you. Ingat lang.